Hello guys, welcome to our channel. Nakaranas na ba kayo sa isang mall na required buksan ang trunk or hatch door ng ating sasakyan ng security guard para i-check yung laman na loob? Ganun din sa airport, required din buksan ng hatch or may kailangan kayong gamit na ilagay sa likod na kailangan natin buksan ang hatch. Hassle kung ang sasakyan natin ay walang trunk opener. Kailangan natin patayin ang makina dahil kailangan natin ng susi bababa para buksan ang likod. So ito guys, ang aking project car na Suzuki Alto 800. So standard to guys, wala itong trunk opener. Pakita ko lang sa inyo, wala itong trunk opener. Yan, wala. So sa Deluxe, meron niyang trunk opener. Pero dito sa Alto standard ay wala, kundi gas lamang. So guys, yung ibang owner ng may Alto standard ay nagpapalagay sila ng electronic trunk release. So ngayon, mag-do it yourself ako or DIY para sa sasakyan ng Alto na standard, mapa Gen 1, Gen 2 or Gen 3 at Gen 1 ng Suzuki Celerio GA variant. Maglalagay ako ng trunk opener na kagaya mismo sa Deluxe variant. Ang gagamitin natin ay Suzuki Genuine Parts or SGP. Kaya tuturuan ko kayo paano maglagay ng trunk release sa ating sasakyan. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So guys, ito yung parts na gagamitin natin. So nabili ko lahat to. 1,500 lahat itong tatlo. Maliban dito valve cover gasket to. So another video to, gagawa ko ng video. Papalit akong valve cover gasket. So mura lang to, 240 something lang. So guys, ito yung nabili ko. Ayan. Hatch door striker. Yan. Tingnan nyo yung dati natin. Ito yung papalitan natin. Ang wala nyan, ito. Yung spring. Para sa cable. Kabitan, no? Wala. Yan. Yan ang pinagkaiba nyan. Next, yung trunk release. Yan. Yung sa standard, ang meron lang, itong gas. Pero ngayon, lalagyan natin to ng trunk release. Ito, meron. At ang cable. Cable. Lahat yan ay 1,500. Lahat yan ay SGP. Ibig sabihin, Suzuki Genuine Parts. So tara guys, kabit na natin. Para maluwag, alisin muna natin to. Itong tray. Rear tray natin. Yan. Alisin natin yan. Ganyan lang pag-alis yan. So, step 1, alisin natin tong rear step seal. Yan. So, paano alisin to? Meron ditong clip. Yan. Isa dito at isa dito. Yan. Paano alisin? Tutusukin lang natin yan. Oop, release na yan. Check sa kabila. Tapos, hatakin natin. Yan. Hatak na. So next, alisin natin tong rear right sidings. Yan. Alisin natin to. Kasi dito natin padadaanin yung cable. Diyan natin padadaanin yung cable. So baba natin to. Paano alisin? Kailangan natin ng Phillips screw dalawa. Yan muna. Phillips screw. Ay, tatlo pala. So guys, tatlo yung screw. Yan. Maganda to, matibay kasi naka-screw. Unlike sa Celerio, wala.
Madali, kaya yung iba nababasag. Meron dito dalawang plastic clip. Ayan. Pupush lang natin parehas. Okay. Atakin na natin, palabas. So, inalis ko rin yung step seal plastic sa dito. Kasi nakaipit to. So dito natin padadaanin yung cable. Dito yan. Step 2, aalisin natin tong rear seat. Ito. Paano alisin? Meron dito mga inaangat ito. Kailangan mo to iangat tapos atake. Yan. To. Kasi may lock yan. Kailangan yan inaangat. Ano di sa kabila? Kabilaan to. Okay, yan. Ayos na. Step 3, aalisin natin tong center console. Yan. Ito yung center console. Bakit natin aalisin? So, bakit natin aalisin? Dahil kailangan din natin alisin tong upuan. So, hindi natin maalis yung upuan dahil nakakover doon yung isang tornilyo dito sa center console. So, dalawang Phillips screw lang yan. Magkabilaan. Dito at dito. Yan. Luwagan natin. Yan. Tapos, angat. Yan. Angat pang yan. Step 4, aalisin na natin tong front seat. Dito sa driver's side. So, apat ang tornilyo nito. So, apat na corner. Ang gagamitin natin ay 14 millimeter. So guys, ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ayan. Kailangan natin alisin yung center console kasi dahil dito. Counterclockwise lagi ang pagluwag. Ayan. Kaya natin to aalisin kasi guys, ito yung lever ay hindi natin matatanggal na maayos. Kailangan natin alisin. At maayos yung cable. Mas magandang maluwag magtrabaho. Total apat na tornilyo lang yan. So, wag muna natin tanggalin ng husto, ng sagad. Dahil usog natin itong upuan. Yan. Kailangan pala natin tanggalin din to. So, hindi ko mahugot yung upuan dahil nakaharang to. So, dito at dalawa dito. Meron dito at saka dito. Lang yan. Panghuli, ito. Aalisin natin. So, may clip din to sa loob. Tinutusok lang din. Ito. Pala to, dalawa. Yan. Dalawang clip. Aalisin natin to mga to. Yung mga clip na to. Ay, asa yung plastic ko? Pakikuha nga. Yan. So, aalisin natin to. So, ang gamit ko ay pry tools. Yan. Okay. Yun. So guys, yan. Maluwag na. Ito natin yung cable ng tangke. So, balikan natin ito mamaya. So guys, step 6 na tayo. Alisin na natin ang striker. So, dito muna natin sisimulan sa likod papunta sa harap. So, bago natin alisin, guys. So, bago natin alisin, lagyan natin ng markings. Yan. Para may konti tayong guide. Kasi may alignment to eh. Pero madali naman to i-align.
Pero para sa mga magdi-DIY, mas maganda lagyan nyo ng markings yan, no? Parang tapat. Magkatapat lang naman, no? Tingnan nyo. Ayan. So, magkatapat. Nakikita nyo yung guide. Bago natin alisin. Kasi parehas lang naman to. Okay, alisin na natin gamit ang Phillips screw. Medyo matigas to, ah. Yan. Yan. So, yan yung guide natin. Ay, lumabas, oh. Ito. So, guys, ito na yung striker. Yung old striker at ang bagong striker. Yan. So, pinakaiba nila, wala yung hilahan ng cable. Ito yung panghila ng cable, oh. Yan. So, bago natin ilagay ito dito, ikabit muna natin yung cable. Kasi pag nilagay natin ito dito, mahirapan na natin ipasok yung cable, oh. Aha. Silt. So, ikabit na natin ng cable. Yung cable. May dalawang dulo to. Magkaiba ang dulo. So, upon checking, yung dulo na to ay sa lever. Dahil dito natin papasok yan. Ano, yung forma niyan. So, ito sa striker. So, dito yan. Ayan, guys. So, pagpasok, ganito. So, dito muna. Pasok muna natin dito. Swabe. Pagpasok nito ganito. Yan. Pasok lang natin 'yan diyan at lock. Ayun, nakalock na. Pause dito. 'Yun. Sna. Lock na. So fit na fit. Ayun, nakabit na natin. Balik na natin 'to. Mamaya natin adjust. Hindi lang mag-adjust. So, ito yung marks natin. Yan yung markings. So, adjust tayo konti. Yan. Higpit lang. So, testing natin kung nasa tamang alignment. Tapit natin cable. Dito yung susi. Natin. Dapat walang sayad. So may sayad. No? Yan, oh. Dapat walang sayad dyan. So, mali ang alignment. So, mag-a-adjust tayo papunta sa kabila. So, magkaiba. Kahit na magka pareha sila, kahit sinunod natin ang markings, ay sumasayad pa rin. Ito. Pusok tayo konti. Testing ulit. Yun, wala nang sabit, oh. Hindi, wala nang binabanggaan. Yung mismong lock na tumatama, oh. Yan. Okay. So, ipita na natin ng todo. Yun. Okay. So, isa dito guys, ipoporma na natin yung cable. So, ito yung cable. So, may papakita ko sa inyo. So, guys, talagang may abang dito. Na dito yung daanan ng cable. Dahil, meron itong yan, lagayan ng cable, oh. Tingnan yan. Para sa cable yan.
Oh, ganda. Para sa cable yan. Dito rin sa kabila. Yan. So, papunta sa likod. Papunta sa harap yan lahat. So, hindi na natin kailangan magtali pa. Kasi, nakaayos na yung cable. May lagayan, no? Dalawa. So, punta naman tayo sa gitna. Meron din dito, guys. Meron din dito. Ito. Ito rin, meron dito. Yan, dito muna natin kabit. Talaga para sa cable to eh. Dapat ginawa na kasing standard ang trunk release sa sasakyan. No? So dito, nagtipid pa ang Alto, ang Suzuki. Yan. Ito inangat lang, no? Dito may kabitan ng cable, kaso wala. So, padadaanin na lang natin dito. Ngayon, aalisin na natin to. Gamit Phillips screw. Ayan. Guys, ito yung sa gas cover. Ayan. Parehas, oh. Ang wala lang, itong sa hatch. So, parehas ang forma. So, ikabit na natin. Ito yung sa gas. Sa gas, dahil sa loob yung gas, unahin natin kabit. Isin muna natin to. Ayan. Para maluwag. Ayan. Para walang sagabal. Yun. So, nakabit na natin. At pasok. Yun. Nakalak na. Balik na natin spring para sa gas. Para sa gas. Yun. Next, para sa trunk. Yun. Nice na. So guys, tapos na. Ayan. At, lagay na natin. So, isa lang tornilyo na ito. May guide to ah. May guide ito. Ayan. Huwag nyo kalimutan na suksok yung guide. Ayan. So, may guide dito. Kailangan nyo ipasok. Ayan. At, kabit na ang thumb screw. Ganun lang. Yun oh. Trunk and gas. Testingin natin kung gumagana. Yun. Gumagana na. Isa pa. Isa pa. Guys, gumagana na. Check naman natin yung gas. Kabila. Oops. Okay. So guys, ayan. Itatali na lang natin to dito. Gamit ang strap. Para. So, simulan muna natin doon. Dito. Para may hindi umiwalay. Yan. So ngayon guys, ibabalik na natin isa-isa kung ano yung huli nating tinanggal, yun ang una nating ibabalik.
So, kailangan nakaipit sa carpet ha, para hindi maglundo yung carpet. At yan, meron. So guys, ang panghuli natin kakabit, itong rear step seal. So guys, dati, dahil yung dating striker ay hanggang dito lang, ngayon, meron na siyang ganto dito. So kailangan natin i-extend. Yan o, may marker naman kung ano yung tatabasin natin. So gamit tayo ng cutter. So, dandan lang. Guys, okay. Kabit na natin. Ah, kailangan dun extended. Kailangan lang doon. So guys, kailangan ang tabas sya na hanggang dito. Tatabasan natin. Diubras. Kapal to, makapal. Medyo makapal. Konting tabas lang dahil mataas. Okay. At kabit natin ng clip. Dito rin kita yan. Pakita mo kung that's all guys. Nakabit natin na maayos at nabalik natin lahat ng maayos. So, kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa video ito. At ako ay tutugon. Kung bago pala kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat.